So, what's up mga mamis? Magandang araw sa inyong lahat. Maayong adlaw sa ating lahat. At ngayon ay mag-share na naman tayo muli sa ating mga yon, ang ating mga pampaswarte, ang ating pag-akit ng kaswartihan ngayong darating na 2023. So, kailangan dyan mga mamis ay ang ating mga bagay-bagay na gagamitin na pinapaniwalaan na magdadala sa atin ng swarte. Ang ibig kong sabihin ay tutulong sa atin na makaakit or maka-invite ng maraming swarte sa buhay. Hindi yung may dadala sa atin ang swarte. Wala pong ganun mga mamis. Kailangan na samahan natin ito ng sipag at tiyaga, panalangin sa Panginoon. Yan po ang ating gagawin. Mga mamis, ang aking isi-share sa inyo ngayon ay ang ating mga gamit natin sa ating kusina or sa mga halimbawa, katulad ngayon magsasalubong tayo ng New Year. So kailangan dyan mga mamis, pinakauna sa lahat ay ang ating bigas, kailangan puno yan. At yung ating yun na nga, yung ating lagayan ng bigas, kailangan puno. Yung ating mga sugar, yung mga kape, kung kayo po ay mahilig magkakape, kung kayo po ay kumbaga yung ating mga gagamitin dyan, kailangan daw palaging puno yan para buong isang taon tayo po ay hindi nauubusan. So, ganun din po dyan mga mamis ang ating mga lagayan ng asin. Yan po ay importante din po ang ating mga lagayan ng asin dahil sa katunayan, sa akin mga mamis ay tuwing Biyernes ako naglalagay ng asin. Yung halimbawa yung ginagamit natin na asin sa kusina, yun po ay pinupuno ko yan palagi every Friday o kaya naman ay every full moon. Dahil pinapiniwalaan nga na kapag ang ating lagayan ng asin ay yan po ay nauubusan, yan po ay magsisimbolo ng kahirapan sa ating buhay. So, kailangan kapag kapalaging puno ang ating lagayan ng asin, ang ibig sabihin ay malayo tayo sa mga paghihirap sa buhay, yung nauubusan. So, kung kaya, isa din dyan mga mamis ngayon, pagsalubong natin sa New Year ay kailangan natin na puno ang ating mga asin, yung mga ginagamit natin sa kusina. Ganon din po ang ating mga katulad nito. Pupunuin ko pa ito siya mga mamis. Ito po ay palagi itong nakalagay sa aming lamisa, yung kinakainan namin. So ito po ang ating asin na ito. Ito po ay ang ating rock salt. Ito po. So ito po ang aking ginagamit. Halimbawa mga mamis, ito po yung ginagamit ko. Halimbawa nagsishare ako ng video na about sa mga mag-asawa or sa buong pamilya, kung kayo po ay sama-sama sa loob ng isang tahanan at kayo po ay palaging nag-aaway or hindi nagkakaintindihan, ay kumuha lang kayo ng isang glass na babasagin. So, kumuha kayo niya ng tatlong kutsarang asin. Ilagay nyo dito. Pagkatapos ay dagdagan nyo yan ng tubig nang huwag nyo namang papawin, hanggang ditong tubig lang. At humarap kayo sa silangan, hilingin ang pagbabago sa inyong buhay. Halimbawa sa umaga ng Martes or Biyernes ninyo ito gagawin mga mamis, kapag kayo po ay palaging nag-aaway na mag-asawa. So, tiyak ako mga mamis na matatanggal yan yung mga kaguluhan na yan sa loob ng inyong tahanan, dahil pinapaniwalaan nga mga mamis na kung ang ating loob ng tahanang yan ay mayroong mga nakatira na mga bad element, yan po ay nagpapabigat ng takbo ng ating buhay. Kung kaya kailangan natin ang asin at ang tubig na pagsamahin, o kaya naman ay pwede ninyong gamitan din po ng suka. Halimbawa, tubig at suka. Maglagay kayo ng tatlong kutsarang tubig, ay tatlong kutsarang asin na yung ating rock salt, hindi yung ginagamit natin sa kusina mga mamis.
hindi yung iodized salt. Ang karamihan talaga na ginagamit niyan ay yung ating mga rock salt. So, maglagay kayo ng 3 kutsara dito na asin. Dagdagan nyo ng tubig na hindi ganong puno. Maglagay kayo ng 3 kutsara or 1 kutsara na ating suka. Yung suka talaga mga mamis, yung ordinary yung suka na ginagamit natin. Halimbawa, mga dato puti dyan, yan po ang ilagay natin dito na 1 kutsara or 3 kutsara. Pagkatapos, humarap kayo doon sa silangan. At iwis yung inyong mga pagbabago sa inyong sitwasyon, kung ano man ang inyong mga pinagdadaanan sa loob ng inyong tahanan. Pagkatapos nito, pasinagan nyo muna ng 5 minutes ng sikat ng araw sa umaga. Pagkatapos ay ilagay nyo na ito, ipwisto nyo ito doon sa likod ng inyong pintuan sa inyong kwarto. Sa loob ng inyong kwarto, sa likod ng pintuan. At kailangan na hindi ito mabuhos mga mamis. Kayo nang bahala ang magpwesto nito kung papano na hindi siya masagi ng inyong pintuan. Ganon din po halimbawa dito sa mga gilid-gilid ng ating mga salas, kung yung lugar na hindi palaging natatauhan, pwede rin po kayong maglagay niyan. Ganon din po ang inyong gawin. At ganon din po sa likod ng inyong pintuan sa inyong main door. Pwede ninyo itong gawin basta't may lubos kayong paniniwala. Sure ako mga mamis na kung ano man ang mga kaguluhan sa loob ng inyong tahanan, yan po ay matatanggal. Kung meron kayong mga kasama sa inyong tahanan at magtatanong kung ano ang ginagawa ninyo, ay huwag nyo na rin pong sabihin kung ano yan. Basta't sabihin nyo lang na ingatan ang ating mga glass na hindi mabuhos. Dahil ay kung halimbawa mga mami, sa loob ng iyong tahanan, ikaw lang ang naniniwala sa mga ginagawa natin, sabi nila, mahahadlangan yung inyong mga wishes dito. Kapag ka merong isang tao sa loob ng inyong pamilya o sa loob ng iyong tahanan na hindi naniniwala, dahil baka sabihin niya, kahit na hindi pa niya ilabas sa kanyang bibig mga mamis, sabihin lang niya sa isip niya ay na hindi yan totoo. Doon mga mamis, yun ang dahilan kung bakit parang may mga hadlang sa mga wini-wish ninyo or ating mga kahilingan sa ating mga ginagawang ito. Kung hindi sila naniniwala, gawin nyo na lang ito sa inyong sarili at huwag nyong ipaalam kahit kanino na gumagawa kayo ng mga bagay na yan. Doon mga mamis, tiyak ako na masolusyunan kung ano man ang inyong mga pinoproblema sa loob ng inyong tahanan. So, doon na tayo mga mamis sa ating asin na ito. Ang ating mga asin din po na ito mga mamis ay pwede rin po tayong maglagay nito ng kalahating baso. Pagkatapos naman ay maglagay kayo ng coins na 3 pirasong coins ba ang inyong ilagay. Halimbawa, parang nahihirapan kayo sa buhay, pwede ninyo rin gawin yan. Maglagay kayo ng kalahati dito sa ating baso na yung ating rock salt pa rin. Kumuha kayo ng 3 coins. Humarap kayo sa silangan at hilingin ang pagbabago sa inyong buhay. Kailangan na kayo po mismo mga mamis ay naniniwalang sa pamamagitan ng ating ginagawang ito, yan po ay masolusyunan ang inyong pinoproblema sa buhay. Sa kahit anumang mga problema ninyo mga mamis, pwede ninyong gamitin ang ating rock salt kasama ng ating coins at ng ating mga dahon ng laurel. Pwede rin po kayong mag-add nito ng dahon ng laurel na 3 piraso. Yan po mga mamis ay tiyak ako na kung ano man ang inyong pinoproblema sa buhay ay unti-unting masolusyunan yan. Kaya lang mga mamis, huwag po kayong mag-expect masyado dito dahil siyempre habang tayo po ay gumagawa ng mga pampaswarte, kailangan din po nating kumilos dahil kapag tayo po ay gagawa ng mga pampaswarte pero wala tayong ginawang paraan para mapansing natin ang mga kaswartihan, katulad lang yan ng namamasol mga mamis, namamansing ng isda. Paano kakagat yung isda kung wala ka namang inilagay doon na sa pasol na yon? Kung wala kang nilagay doon na pwede niyang kainin.
Kung kaya, kailangan mo talagang mag-import, kailangan mong mamuhunan para ka makapansing ng kaswertihan. Kumbaga, ang ating puhunan dito, ang ating sipag at tiyaga at ang ating paggawa nito ng ating mga pampaswerte para gagaan ang takbo ng ating buhay. So, yun lamang po mga mamis, doon sa ating mga asin naman na walang tubig, pwede nating ilagay yan dyan sa ating mga sulok-sulok dyan, sa ating apat na kanto sa ating bahay, pwede rin ninyong ilagay yan sa apat na kanto ng inyong bahay. Pero bantayan nyo lang, kung matunaw na ang asin, pwede nyo nang palitan kaagad. At ganun pa rin ang inyong gagawin sa Martes yan ng umaga o kaya naman Biyernes. Pwede kayong gumawa nito ng apat na glass, ilagay nyo sa apat na sulok sa inyong tahanan para kung anuman yung mga bad vibes dyan or mga bad energy na nandyan sa inyong tahanan ay pinapaniwalaan na sa ating mga asin lang ay inaabsorb yan. Kung kaya, kapag naabsorb na yung mga bad vibes or mga bad elements sa loob ng ating tahanan, yan po ay gagaan na ang takbo ng ating buhay. At yung lahat na kaguluhan sa inyong buhay, nung hindi nyo pa ginawa ang mga bagay na ito, ay mawawala na rin. So, siyempre mga mamis, kung tayo po ay may paniniwala sa mga bagay na ito, sa atin din ang benefits nito. Siyempre, kung kayo ay hindi rin po naniniwala, eh wala naman din po tayong magagawa dyan. Ang mahalaga ay kung gusto nyong subukan, subukan nyo ng walang pag-alinlangan. Yun lamang po ang ating isinishare sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At huwag nyo pong kalimutan ang ating subscribe button dyan. Huwag nyo po akong iwanan, naluhaan. Kapag ka kayo mga mamis ay subukan ninyo ito, tiyak ako mga mamis, 100% na ako na matatanggal yung lahat ng mga kamalasan na yan sa buhay ninyo. Dahil siyempre sa ating mga, ito'y tinatawag natin mga mamis na ito po ang ating proteksyon. Sa katunayan, kung saan ka man pupunta, kung magdala ka ng asin, tiyak mga mamis na maiwasan mo yung mga bad na yan na mangyayari sa buhay. Halimbawa, magdala ka ng asin at ilagay mo lang sa ibang lagayan yung ating asin, plastic na maliit. Magdala ka ng laurel, tiyak ako mga mamis na maiwas ka sa kahit anumang mga pangyayari sa buhay. So, hanggang dito na lang po tayo mga mamis. Kita-kita tayo sa susunod pa nating video. Sana ay suportahan ninyo ako sa lahat ng ating i-upload na video. At kung hindi pa ka rin kayo nakapag-subscribe, huwag nyo pong kalimutan na i-subscribe tayo sa ating channel. At maraming maraming salamat sa inyong lahat. Thank you, God bless, and thank you for watching.